nung ba na high school kami, basta tahimik, trust ng bayan. No! Hindi, bakit? Isip ka na kanina yun eh. Tahimik eh, nakikinig lagi. Totoo yung yadap na sabihin ka. Because the gentle inherits the earth. Kaya the gentle people inherit the earth. Kaya again, let me repeat this. I'm going to conquer your emotion to get your promotion. See? Think that. Pero ito ng isang, ano, ng isang pare. Totoo ako sa akin. Ang sabi niya gano'n. Di, may mga madre sa harapan ng ano, isang laro yan eh, parang basketball, NBA. Ito mga exacto yung details, no? Parang NBA yun, nasa lalaro na niya. Ito mga loko na ito na gustong insultuhin yung mga Katoliko. Sabi ba naman, punta tayo sa Oklahoma, walang mga Katoliko, ay konti lang Katoliko doon. Ah, ganyan, mas sabi na. Ano yan? Di pinarinig tayo nila sa mga madre. Punta tayo doon, para walang Katoliko doon. Ah, ganyan. O, konti lang. Ang mga mabe, di, mas maganda kung punta tayo sa Salt Lake City. Walang Katoliko doon, konti-konti na talaga masakal. Konti-konti na. And who na? Naririn na naman, nagkaalit na. Ba't hindi ako punta sa Eterno? Walang Katoliko doon. So, ano ngayon yung Eterno yung ano, yung galit, hindi na na-control. Hindi na na-control. So, paano na yan? Ano ba ang tayo na nag-lag? Gulo-gulo. Sensa na kayo, kasi hindi ko inipit eh. Hindi niya pala. Yan. Ito, kahit nakikita nila, ha? Huwag nyo lang kaya ito, no? Hindi yung pig. Alam mo na kaya? Yeah. Yeah, mas maganda pala pig. Kahit ako manta. Balik tayo. So, ang idea... Sorry. Nakakalimutan kong hipitan. Itatap kasi bracelet ko yun. Nangyayalam kasi. Anyway, balik tayo. Huwag nyo naman pasinin niya. So, sabi natin, ito yung idea. We need to learn how to conquer our emotions. Paano? Hindi ko ha? Conquer? Pakasahin ko tayo mo. Conquer emotions. Better emotions. Okay? In other words, do not allow your feelings to control you. Never make decision when you are angry or so happy. Listen to this. Never, ever make decision when you are angry or so happy. Okay? Maliwanag? Bakit yung sabi yan? Nalala niya pagkagalit kayo? Ayaw ka lang! Resign na ako! Resign na! Galit na galit ka eh. Pag isa pa, ayaw na, work so. Kasi pag humupa na yung galit mo, tapos na, wala na. Nag-decide ka eh. So never, ever make decision when you are angry. Okay, ibalay na kayo! Mas ka dito! Eh, umalis. Ay, di ba? Ang hirap ng balikan kasi yung pride eh. So, don't allow it. May sobrang happy naman. Ah, okay, sige, sige. Iyon na yung pochi na yan. Sige, sige, sige. They never ever make decision when you're so happy. Yeah, kasi emotion yun eh. Never make decision when you're tired. Kaya nasa meeting, napansin nyo, pag meeting, talagang patagalan para mag-desisyon na. Mayroon huwag ka mag-desisyon ng pagod na. Sige, wala na, sige na, pwede niya, pwede niya. Well, don't ever make decisions kasi you'll never get your promotion in that. Nagkakabitihan. Iyon ang sinasabi ng Diyos. Now, ulitin natin. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Now, listen to this. Yung meek na yan is not weakness. Tandaan nyo ha, yung meek na yan, di weakness. Magugulat kayo, pag binasa niyo sa Greek yan, magugulat kayo that it composes so many ano ba, parts ng words, different words, na seemingly contradictory, pero kapag pinagsama-sama mo, yun pala yung meekness. For example, word na mighty. Yan nga, this is a mighty person who has an emotion, who has a stable emotion, willing to learn, and kind. That's meekness. Amazing, yung kanyang terminology, sabi niya, ito daw meek na to sa Greek, ito yung napaka-makapangyarihan, and yet, stable ng kanyang emotion, is not controlled by the situation, is not controlled by the reaction of any people, ano yan, sabi, of anyone, but sabi niya, but he's willing to learn and to extend kindness. Yun yung meek dito. Again, it's not weakness, it is meek.
paano naging meek ang mighty? Parang napaka-corny naman. Now, listen to this. Yung mighty, ganito yan. Ulitin ko, it's not weakness. For example, you were called to lead songs dito. And you act like so humble. Yeah. Can you stand? Sorry, let's think. Tignan nyo, hindi yan witness. Kalungon niya. If you truly understand what you are called to do, your position, kayo ano mo yan? Yun ang witness. You have to understand the might that you have. For example, sa bahay namin, dahil tatay ako, yes, I have to show humility, but I have to stand for my authority. Nakanya difference? Kaya sabi sa asawa ko, sweetheart, huwag mong gawin yan. Kasi, pag ginawa mo yan, kakaroon tayo ng mali communication sa mga anak natin at hindi ikaw mananagot sa Diyos sa anak natin. Ako. Kaya you better listen to me. Nagkakano yan? Kasi sabi nga nila, tinanong ko yung mga lalaki, paano mo mapapakita ang mahal mo asawa mo? Sabi ng mga lalaki, ibigay ang hindi. Ibigay ang gusto ng asawa. Yan, gusto nyo lang, alam, bigyan ka lakas. Hindi pagmamahal nyo ang kalokohan nyo. Ang pagmamahal nyo totoo, at totoong meekness, ikaw yung lalaki, then be the man in the house. Be the leader in the house. Hindi kailangan ng babae ng utusan. Madaling i-hire yan. Bibili lang mag-hire lang niya ng katulong. Or boy, ang kailangan niya, leader sa bahay. Magkakaminahan tayo? So ganun din, kaya yung mga babae, pag nakikita niyo yung boyfriend niyo, kahit yung patronel, makakalimutan niyo. Ang lahat na kailangan niyo, leader, yung totoong leader, yung magdidesisyon, alam niya, pinupuntahan niya, meron siyang direksyon, ganyan. Yun na sinusundan. Pero wala siyang direksyon, hindi leader yan. Kanyari, mahal na mahal kita, ganda ng mga mata mo. Okay, pag pinakasalan mo ako, saan mo ko dadalhin? Kahit hindi pa tayo kasal, dadalhin kita dyan ang hindi ko. Ayan, hindi leader yan. Walang nakikita tama yan. Nagawa niya yung sabihin? Kasi ang leader, alam niya, ang posisyon niya, kung kontrolin niya yung sarili niya, kasi meron siyang objective na gustong pagdadalhan sa'yo. A real leader is someone who will bring you from here to there. Nakuha natin. Ganun din sa buhay. So, if you are meek, you must be mighty enough to understand your role in life. Kaya kung nasa department ka, witness your, pag hindi mo sinabihan yung tao mo na ikaw yung head. Kasi ikaw mananagot. Nakuha? Hindi mo sabihin, kaya sabihin, baka magalit sa akin eh. Kaya naging head ka pa. Di ba? Kasi takot ka magalit, hindi yung humble. Baka sabihin na mayabang ako, mayabang yun. Yung merong style, mayabang yun. Kasi you're thinking about yourself. You're not thinking about what is best for everybody. And since you were called to be a leader, you need to be mighty enough to stand for your call. That's meekness. Nagkakabi nga tayo? Paano naman kayo? Mapakita ko sa example. Ay, dupuan niya eh. Tama ba? Tuloy pa ba? Okay. Hala. Yan, walang gano'n ito. Okay. Help. Need help. Walang weakness to power ko. When Christian Herker was governor of Massachusetts, pakinggan niya, he was running hard for a second term in office. One day, after busy morning chasing votes, he arrived at a church barbecue. So, ano kasi mayroon nga yan? It was late afternoon, and Herter was famished. As Herter moved down the serving line, he held out his plate to the woman serving chicken. She put a piece on his plate and turned on to the next person in line. "Excuse me," Governor Herter said. "Do you mind if I have another piece of chicken?" And then the governor thought, "Sorry," the woman told him, "I'm supposed to give one piece." Wala. Niya, no? Yeah. "I'm
supposed to give one piece of chicken. Sanya, sorry, the woman told her, I'm supposed to give one piece of chicken to each person. But I'm starved, the governor said. Sorry, the woman said again, only one to a person. And then, Governor Herter was a modest and unassuming man, but he decided that this time he would throw a little weight around. Do you know who I am? And he said, I am the governor of this state. He said, Herter, sabi niya, with all due respect, sir, do you know who I am? Do you know who I am? Sabi niya, I am the lady in charge of the chicken. Excuse me, sir. Yun yung ibig sabihin ng my lead. Yun yung weakness. Yes, I understand you're the governor, but I will respect you for that. But sorry, I am in charge of this chicken. If anything happens, kung kulang yung chicken, ako sisisihin, hindi ikaw. Diba? Pero kung, ay, ganun ba, sorry, sorry, ito pa chicken pa sa chicken. Walang ganun, yun, sip-sip nila. Hindi na siya meat. Now he is now deciding, she's now deciding as if she's the head of everything. Mali na siya. Meaning, hindi niya pag-aaral yung chicken. So wala kang karapatan ng desisyon kung magkailan na bibigay sa iba. Wala kang ganong meron na dito. Kasi if you're meek, you will listen to instruction. Tama? Nakakabigay tayo? So mighty. Another thing is emotionally stable. Ano yung sabi na emotionally stable? Ang meek na tao, they are not controlled by the circumstances, kunyari changes of mood, wala silang issue ng mood. No? Kunyari, ang bawat tao na naintindihan yung weakness, they are predictably joyful. No? Alam mo na agad na masaya yan, na tao na yan. Alam nila, bakit? Kasi nga, they're so stable, they trust and they understood that their strength comes from God. Nakaibin na tayo. Kasi alam nyo, excuse ng marami, yung wala ako sa mood. Wala akong sabon. Pasensya na, wala akong sabon. Alam nyo kaya lang nawawala sa sabon kasi hindi kaya nakafocus sa Diyos eh. Nagkakabigyan tayo. Naalala ko yung anak ko yung nakakatulagan ako. Kasi anak ko, mga 21 years old, graduating na siya sa civil engineering. Masasabi sa akin, Mama, ano lang mo? Every day of my life, I always pray to God. Lord, please fill me with your Holy Spirit. Since I prayed that prayer, hindi na ako na naiinis. Hindi na ako nagagalit. Talaga? Tapos sabi niya, o sige, bumaba ka na. Hindi na kita yung hati. Okay. Hindi na may miss. Ano na, hati na kita. Dalit. Hindi na yung sa ko. Iba, tapos inutusan ko yan. Talaga, tinitest ko na, pinipressure ko. Sabi, oh, nag-aaral siya ganyan. Aaral siya. Kasi graduating na eh. Ay, uy, mag-uus ka muna ng plato. Hindi ko magawa eh. Sabi niya, oh, okay po. Ah, okay to ah. Tapos sabi niya. Tapos inulit ko rin. Bakit ka ganyan ngayon? Tinta ko ng Holy Spirit. Kasi I pray, and God really gives me that joy. Kaya yung emotion ko stable so far. So, yun pala ang sikreto. Yung meekness, yung emotion mo stable. Sinisigaw ka na, pero hindi mo pinapatulan. Yan si Wilma Rudolph. Si Wilma Rudolph, ang sabi ng doktor, hindi ka na makakatakbo ulit. Ay, hindi na makakatakbo kasi she was born with weak legs. Na hindi siya may grace. But her emotion was so stable, he was so meek, he understood her dreams, tuloy siya sa dreams niya. Alam mo, tumakbo at naging Olympic gold medalist. Hindi issue yung marahang, kasi marami na, kasi ko, kayaan ko ganito, kasi parents ko, alam mo, marami akong wounded heart. Kung may wounded heart ka lang, kasi nakapokus mo siya sa sarili mo, yun di yung meekness. But the real meekness, sige, sinigawan ka na ng boss mo, ganun ba? Hindi ka natataranta. Naku, mali na ako, te. Sinigalitan ka? Okay, saan po ba ako mali? Try to figure out, saan ko mali? Hindi natataranta ka na ako. Hindi ka na-stable. Kaya lang nito pa ako, unstable na lang ako mapapagalitan. Kaya pagka nagkakagulo na, relax ka muna. Tapos pag-isipan mo mabuti, ano nga sinabi niya kanina sa akin? Ano ba hindi ko pinakinggan? Hindi yung lagi na akong nakabalitan. Kala mo siya lang tama. Wala na. Pagka ganoon, hindi ka na makapag-isip na maayos. Kasi reactive ka na. In other words, your emotion has never been stable. Your emotion instability will teach you to be persistent in life. Now, I'll show you an example in the Bible. Now he was telling them a parable to show that all times,
They ought to pray and not to lose heart. Yeah. Saying, in a certain city, there was a judge who did not fear God and did not respect man. Ano klaseng judge to? Atheist at walang galang sa tao. Tama? Hindi na sabi niya. Hindi niya. There was a widow in that city and she kept coming to him saying, give me a legal protection from my opponent. In other words, kinukulit siya, sabi niya, tulungan mo ako, kasi ikaw ang judge eh, dapat, ano, tapusin mo na to. For a while, he was unwilling, ayaw niya, nakatigilan po ako, ang dami ginagawa. But afterward, he said to himself, even though I do not fear God, nor respect man, wala akong galang sa iyo, sabi niya, yet because this widow bothers me, I will give her legal protection, otherwise, by continually coming, she will bear me out. Ano pa siya? Itong emotional stable na tao, tinanggihan na siya. Balik ulit. Kailangan ko talaga eh. Di ba? Tinanggihan na naman. Ayoko na. Nakakainis itong judge sa ito. Talaga walang gana sa tao to. Ay, hindi. Kung hindi siya meet, susuko na siya. Pero dahil emotionally stable siya, balik na naman. Sino hindi emotionally stable? Yung judge na walang takot sa Diyos na walang gana sa tao. Bakit? Bumigay din. Nakanya, bumigay din. Sige na, kaysa ko, ulitin, dito na. Ha? Yan ang sekreto sa buhay. A meekness that will bring you to promotion, you will always focus your eyes on your objective and not on your feelings. Okay? Ulitin ko, conquer your emotion to get your promotion. Pakisahan sa tabi mo. Conquer your emotion to get your promotion. Look at this. Passionate persistence without impertinence produces progress. Kaya tuloy ka lang, tsaga ka lang. Ewan ko narinig niyo si Linda Dam. Narinig niyo si Linda Dam? Nakakatawa si Linda Dam, hindi siya Dam, kahit Dam at video niya. Si Linda Dam joined the New York Marathon in 1982. Taga na, 1982. So what makes Linda Dam special? Biro inyo, she ran for 26 point something miles. Yung tinakbo niya, ang layo. Sa kilometers siya, mga almost 50. Tama ba ako? 50 kilometers? Tama ba yung computation ko? Mga engineers. Engineers ba na? Okay. Now, just ito, mga more or less, ganyan. Ito na. Anong special sa kanya? Siya huling-huling dumating. Eh bakit siya naka-inspire sa maraming marathoners? Kasi nung si Linda Dam pinanganak, may kakambal siya, pareho siya ng cerebral palsy, ano, na patient. Ano, na bilis. Parang suffering siya from ano, cerebral palsy. Ito problema. She was running with crutches. She could not even walk without crutches. Kaya naka-crutch siya. Pero itong tumakbo ng more than 50 kilometers with crutches, sumali sa marathon, bakit siya ginawa yun? She did not allow her feelings to stop her from fulfilling her dreams of running a marathon. Amazing, no? So, ano kumipigil sa'yo? Di ba, madalas, yung pakiramdam natin napaka-strong. Parang si Michael Swenson. Ewan ko na balik tayo si Michael Swenson. Si Michael Swenson, she loves to swim. As in, he loves to swim. Lagi siya swimming. Umaga, hapon. One day, sabi niya, ano ba yung magandang gawin ko parang wala namang saysay ito, no swimming, magkahapon. Dapat meron ako parang dapat I could contribute something to the society. Because he sabi niya, why don't I join a swimming competition? Eh merong swimming sa isang lake, mga 10 meters long. Sabi niya, tama, sasali ako dito. Sabi, practice siya ngayon, maga, tanghali, hapon, hanggang araw yun ha. The day of competition came, akala niya, simple lang yung laro, akala niya sila lang. Nagulat siya, ang dami mga kasama kamag-anak. Siya, mag-isa lang. Kami, hindi na ako sasali. Nakakahiya ako lang isa. Kasi hindi. Sayang naman pagpa-practice ko. So, sumali siya. He did not allow new feelings niya to control him. So, sumali. Naunan na siya. Pinis! Ang bilis! Naunan na siya. Kaya lang, malapit na sa 5 meters, yung kalagitnaan. Kasi babalik na eh. Para napagod. Ano yun? Hindi pa. Dalas, di ba? Kung kalagitnaan, kung napapagod eh. Napagod. Para, sabi niya, ayoko na, sa next time na lang. Eh nakita niya yung second, humahabol na. Naku na, parang motivate. Pinakasana naman niya. Naku, malapit na. Nagkadikita na. Pagdating sa finish line, lamang yung kalaban, one arm length ang, ano, ang ahead yung kalaban. Sayang. Sabi niya,
kami gano'n. Pero alam niya, nung hapong-hapo na sila, ang itinaas si Michael Swenson, hindi yung kalaban. Hindi nanalo. Siya yung ina nga. Siya yung nahuling dumating. Sabi niya, eh bakit siya nanalo? Siya nanalo. Naku, sayang. Kung may kamay lang sana siya. Isa sana ang panalo. Biro yung lamot niya, kanyan na. See, not allow this emotion to dictate to him what to do. Conquer your emotion to get your promotion. Kaya nga, blessed are the patient people, blessed are the persistent, they shall ultimately win. Okay po? The second thing is educable. Nalala, educable. Meet people, they are learning. There are people who are willing to learn. Hindi sila mayabang. Hindi yung, oy, tatna mo, papunta ka pala, pabalik na ako. Hindi sila ganun. Ito yung mga taong they're willing to learn. Kasi kadali sa mga most people, they stop, ano na, getting promoted. Hindi na sila hanggang matuto. Now, kung kayo nasa bangko, for example, hindi naman kayo basta magiging manager. Merong training again for managerial from ano position. Tama ba ako? Mag-exam ka rin ulit. So, if you're not willing to learn, jump ka na lang sa position mo. Di ba? Mayroong certain, ano na lang, oh, ganda ka na lang. Kasi kung gusto mo pa, then keep on learning. Keep on learning. Ganun naman sa buhay. So in other words, if you want to really, ano, get your promotion, you must go beyond your feelings na alam mo na. You must be willing to say, I want to learn some more. And learning is not being knowledgeable, but learning how to put your knowledge to practice. Keep on learning. Maniwala ka sa hindi, sa tagal ko na, 30 plus years na ako nagtuturo, 30 plus years, up to today, I'm still enrolling on how to communicate. Huh? See,